Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming mga viewers po dyan, mga naging kliyente po namin, mga prospect buyer po namin, Happy New Year po ulit po sa inyo. So, ayan po, for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Paniki Tarlac at meron po kaming ipapakitang property po dito na farm lot po ito, Mango Farm. At meron po siyang, pwede po siyang gawing residential at dito nga po sa tabi ng property ay mga kabahayan na po. So magsisimula po lang yung property po doon dito sa pahod na yan. Diretso pong ganyan. Ang estimate kong frontage nasa mga 70 po siguro. Ayan, hello po sir. Ayan, sa 70 meters po siguro yung frontage. So ang sukat po ng property na ito ay 3 hektarya po siya. At dito nga po ay located po dito sa bayan po ng Paniki Tarlac. At malapit lang po ito sa town proper ng Paniki. So ito yung daan na papunta po sa town proper o sa highway. Ito, provincial road to, provincial road. Provincial road, papunta sa highway, mga... Dito ay mga ilang metro yung papunta sa highway. Ay, kilometro. 2 kilometro to sa town proper. Mga 6 siguro, o kulang-kulang 10. O mga kulang-kulang 10 kilometro po siguro, ang layo po niya sa town proper ng Paniki. At wala po tayong dadaanan ng rough road dahil provincial road tsaka highway po yung dadaanan. So ito naman po yung way na papunta daw po ng bayan po ng Gerona Tarlac. So hindi ko lang po alam kung gaano kalayo siya sa Gerona Tarlac. So ito na po yung property, nabakuran na po ito. Nabakuran na tabo oh. Nabakuran na. Ayan. So ito nga po ay meron daw po 70 po na puno ng mangga at nabakuran na. May 4 na fish pond. Meron po siyang rice field o bukid na umaani daw po ng mga 100 kaban po per crabbing. At meron na pong gate itong property na ito. Ayan, hanggang dito po yung kanyang boundary. Ayan, dito po sa poste na ito. So ito nga po yung gate niya, papasukin po natin para makita niyo po yung loob. Ayan, at siguro estimate namin sa nasa mga 20 minutes po sa T-Flex. Exit siguro sa ano ba to, Gerona o ano na sa Ramos sa Gerona exit. Ayan, so ito po yung property na ibinebenta po na 3 hectare na mango farm. Merong 4 na fish pond, meron pang ano sabi nyo 1,000 na puno ng saging, at meron po siyang bukid. Ideal po ito sa farming. Pwedeng residential, pwedeng resort, pwedeng mga ano, alaga ng mga panabong ng manok. Ayan. Pwedeng alon ng baka. Pag-alaga ng baka, pwedeng-pwede po. May alon ng baka. Opo, may kulungan sila ng baka po dito. At meron nga po yung part na pwede rin kayo magtanim ng mga gulay. So ang ano nito, yung titulo niya, ano na? E-title na, electronic title na daw po yung titulo. Buhay po yung may-ari. Buhay po yung may-ari. At ang presyo po ng property nito ay 300 per square meter. Nako, mura na yung presyo niya. 300 per square meter para yung capital gain tax. Sagot niya. Tsaka 5%. Sagot daw po ng seller yung capital gain tax, documental stamp at yung 5% po ng ahente. At dito nga po sa tabi ng property. Ay, maganda yung bahay nung ano, tabi ng property. Oh. At ang source of water dito, meron ng nawasa? Deep well pa lang po. So itong mangga po niya ay umaani po ito ng marami-rami dito no. 70 na puno. 1,000 din yung kinikita nito kung sakali. Tapos yung rice field niya ano 100 kaban per cropping. Eh magkano ang presyo ng baleng ngayon? Umaabot na ng 25 pesos per ano per kilo. So ito yung unang fish pan po niya. Ayan po. Sayang nga lang po wala po yung aming drone. So susunod na lang po siguro yung kanyang drone, i-upload ko na lang po sa aking YouTube channel, ganun sa aking Facebook, TikTok at yung sa aming group sa Facebook. Ayan. Yan yung pinakabakod niya. So yan po yung pinakabakod po niya. Diretso yan no. Anong shape ng property? Kontrato? Kontrato o rectangle? Ah, rectangle. Yung ano, yung pahaba. O, rectangle. Ayan, pahaba siya. Oh. Tapos yung property na ito, ano po siya? May part na flat, may part na medyo pa ano, pa slope konti. At dito ay di binabaha dito no. Flat free. Taas na oh, taas ng area nga oh. Yung daan pa nga papunta dito, ano na eh. Pataas-taas na. Malapit lang din po ito sa ano. Malapit din sa cabin ko no. Oo.
Malapit na sa Kamiling. Tapos kitang-kita ngayong bundok dito, yung bulubundokin dito. 5 minutes ng town na ng Kamiling. Malapit-lapit lang pala yung town proper ng Kamiling kaysa sa town proper ng Paniki. Ito nga po, ang ganda. Tsaka ano po, maraming punong nakatanim. May fish pan na sa mga mahilig pong mag-alaga ng isda. Sa mga ito, mga tilapia. Ayun po yung boundary naman po. Sa may tabi ng bahay, may bakod na po yan. Diretso po yan. Yun nga po, rectangle po yung ano niya. Barbed tsaka hardware po yung kanyang bakod. Tapos yung kanyang poste ay concrete na poste. Ayan. Ano yung, anong klaseng ano yan? Mga saging? Saba na saging. Saba? Saba. Tapos... natong mga ganun. Itong mga mangga niya, karamihan ano eh, mga native, yung mga ini-export. Ayan po, mga mangga po niya. Nako. Ito nga po ay... ay, ganda ng beauty sa likod. Kitang-kita yung bulubundukin dito abo sa likod. Yung bulubundukin ng Sambales. Ayan. Mga target, gumawa siya ng 2-story na bahay. Kitang-kita niya yung view, 360. Ayan. 360 yung kanyang view. Andito po yung kanyang bukirin sa part na ito. Yung seller, taka dito lang din yung seller. Tarlac. Ayan po. Ulitin ko po, ito po ay 3 hectare po mahigit. More or less, no? 3 hectare. 30,200 something. Ayan. Mahigit po siyang 3 hektarya sa price po na 300 per square meter po. Panalo na po kayo dun. Dahil wala pong problema sa daan. Along provincial highway, malapit sa national highway, malapit sa mga town proper po, malapit sa T-Plex, 2-lane pa po. Yung kanyang daan. Ayan. Ayan po, ganda ng ano, view. Kitang-kita po yung bulubundukin ng ano, ng Sambales. Ba Sambales na yan, boss? Tapos sa banda rito yung ano na, yung mga tarim, yung tawag ito. O Santa Ignacia, tapos, yan na yung daang kalikasan eh. Yan na yung daang kalikasan. Ayan po. Ah, so back to back yung daan niya. Sa kabila daw po, sa pinakadulo po ng property nito, cemented road din daw po, kaya dalawa yung daan. At, yung sa harap naman po ay provincial highway papunta po ng Gerona. At ito nga po, maganda. Ang ganda ng view. Ah, dito walang bakod sa kabila. Hindi, meron. Ayun o, yung pinakabakod, boss. Ayun? Oo, yun o. Pinakabakod. Yan ba yan? Yung boundary? May bakod na yan? O dito lang din, diretso yan. Ayun ba? Ay, baka yan sa may ano lang o, pilapil na yan o. Sa pilapil. Oh, so ibig sabihin ito lang yung walang bakod sa part na yan. Pero sa kabila na bakuran. Ayun na lang yung babakuran kung sakali. Yung part sa na yun. Sa side lang. Pero sa pinakadulo, nabakuran din kaya yun. Sa, yan, sayang wala na yung drone. Para makita sana natin. Ayan. So, ayan po. Ulitin ko po. Ito po ay 3 hektarya. Located po dito sa bayan po ng Paniki, Tarlac. At along cemented road, 2-lane. Ang presyo po niya, 300 per square meter. At ang kagandahan po nito, bahay yung nakapangalan sa title, electronic title na po. Talagang ready to transfer na po siya. Talagang ikita po kayo dito dahil marami po siyang puno ng mangga, marami puno ng saging, at may 4 na fish pan. Plus, meron pa po kayong bubukirin. Ayan, talagang mababawi nyo naman po yung in-invest nyo po dito kung sakasakali po. Dahil, bawing-bawi talaga. Ang ganda pa ng property at hindi nakakatakot dahil yung katabingan ng property mga kabahayan na. Mangga pa lang. Oh, mangga pa lang. As yung bukid niya, siguro yung bukid niya nasa mga 1 hektarya rin siguro to. Ay, hindi lang, boss. Hindi, baka 2 hektarya siguro, no? O kulang 2 hektarya, mga ganun. Aalin na rin yun, ng ano. Hindi lang 100 kaban. Higit pa. Higit pa. Kaya depende rin sa variety ng balay ni tatanim mo. Kung hybrid, talagang kikita ka. Oh, kahit inbreed lang. Basta sa pag-aalaga lang ng palay. Ayan po. 4 na fish pan. 1, 2, 3,
Saka yung inang isa doon. Apat. So, apat na fish pan na pwede po kayong mag-alaga ng mga tilapia. Tatlo lang may ating fish pan niya. Tatlo. Tatlo lang? Oh, tatlo lang pala yung fish pan niya. Kano ko apat? Malalaki. Tatlong malalaking ano? Fish pan. Ayan po. So, mga sa mga naghanap po ng ganitong property na hindi na natin problema yung daanan. Talagang ano na eh, naka-along cemented to two lane pa. At provincial highway pa, boss. Going to Hirona. As malayot lang sa highway. Highway na papuntang ano yun, no? Papuntang kabiling mga trem. Yan. Mga 2 kilometers siguro o baka wala pa. Yan, mga yan. Tapos dito naman, Hirona papuntang going to Manila na yun. So pwede sila dumaan dito sa may harap ng property papuntang Maynila na. Oo. Kaso nga lang, tatangka pa ng MacArthur, mag-tiplex ka na lang. Ayan po, ito rin po yung part na tinatamnan nila ng gulay. Ayan. So, ayan po, ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video sa property na ito, itong 3 hektarya. So, andito po kami ngayon sa likod po niya, yung property. At ito nga po, ang ganda po ng view. So, yun po yung manggahan po ng property. Yan po yung palayan po niya. At ito nga po yung likod po niya. Sementado rin po yung daan. Ayan. Tignan niyo po kung gaano kaganda yung view po dito nung paligid po ng property. Ayan po, ang ganda. At kitang-kita po yung bulbuntukin po ng Sambales dito. Ganda ng view, mahangin at tahimik po yung lugar. Tapos ayan nga po, maganda rin po magtayo ng dito ng resort sa bandang po niya. Dito sa may bandang likod dahil meron na pong daan po dito. So, ayan, sumisimula po dyan sa may bahod po na yan hanggang dito po sa estimate ko na lang po siguro, baka nandun po siguro sa may mga ito o lagpas po po. At nasa alagang 300 per square meter sa 3 hektare po pahigit dahil panalo na po kayo dito dahil maganda yung view, may mga income generated na po na yung mangga, tas yung palay, tas yung fish pan, may mga saging pa po at yung ibang portion po ng property ay may bagot na. Ayan po, sa mga gustong tignan to ng itong property na to ng personal, tawagin na lang po, schedule po natin para masamahan po natin kayo. At kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa amin. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.